Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, may grabe shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. May isishare po ako sa inyong isang video at nakita ko ito sa Facebook. At ito ang ayaw na marinig o mapanood ng ating mga kaibigan sa kabila. Dahil itong sigaw na to ay hanggang ngayon namamayagpag pa talaga sa social media. Kaya ito talaga ang pinag-iinitan nila at ayaw na ayaw nilang tanggapin ang sigaw na to. Dahil sabi nila, talo na po tayo, mag-move on na po tayo. Well, okay, matagal na po kami nakapag-move on. Pero kayo po ang hindi makapag-move on. Dahil alam nyo kung bakit? Dahil inggit ang nangingibabaw sa inyong mga sarili. Para lubos po natin maunawaan, panuorin po natin ang short video. So yun na mga ka-action, mga kakamping, napanood na natin at napakinggan. Napaka-sweet talaga ni Attorney Lenny Robredo sa mga bata, no? Parang bata niya lang na kinakalong-kalong. Yan ang tunay na may pagmamahal sa bayan. Kung si Attorney Lenny Robredo ang nabigyan ng pagkakataon na maging presidente ng Pilipinas, ay siguro walang masyadong mahihirap ngayon. Dahil alam naman po natin si Attorney Lenny Robredo, siya po talaga ay walang ibang iniisip kung hindi ang kapakanan ng bayan. Ang kapakanan ng mga Pilipino na naghihirap. Siguro yung ginagawa ng mga activities ng mga volunteers ay siguro tad-tad yan kahit saan sulok ng Pilipinas kung siya ang naging presidente. At yung angat buhay na yan, hindi lang siguro mga houses o dormitory ang ipapatayo niya. At siguro yung mga kababayan natin na nasa laylayan, yung nahihirapan sa hanap buhay, ay siguro lahat yun mabigyan ng pangkabuhayan sa araw-araw. Kaya ang sigaw na ito ay tumatak sa maraming Pilipino at hanggang ngayon, hinding-hindi makakalimutan yan. At sigurado tayo kapag ikaw ay isang sulid kakamping at marinig ang sigaw na yan, ay talagang nakakataba ng puso na hanggang ngayon naririnig pa rin natin ang sigaw na yan. Kaya ako, kay Attorney Lenny Robredo pa rin ako. Thank you for watching. Have a good day.